Weekly Spear News Review. Kalipunan ng mga balitang napapanahon at dapat malaman ng bayan, ihahatid ng buong puwersa ng 9ID Spear News. Sa headlines, Vice President Sara Duterte binisita ang mga paaralang naapektuhan ng pag-atake ng CTG sa Masbate. Muling pagbubukas ng Rodeo Festival sa lalawigan ng Masbate naging makulay at matagumpay. Inkwentro na itala sa Pilar Surusugon, armas at ilang kagamitan ng CTG na samsam. Sa ibang balita, ating alamin sa trivia ni Tito Bal, nangangailangan din ba ng civilian employee ang military camp? Magandang araw, Bicolandia, at sa lahat ng nanonood nating mga kababayan dito sa ating programang Weekly Spear News Review. Ako po si Christine Atole sa detalye ng ating mga balita. Ilang paaralan na naapektuhan ng pag-atake ng mga teroristang grupo sa Masbate, personal na binisita ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Nasaksihan mismo ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pagbubukas ng 27th Rodeo Festival sa lalawigan ng Masbate makalipas ang tatlong taon na pagkawala nito dahil sa epekto ng pandemyang dulot ng COVID-19. Ito'y kasabay ng kanyang pagbisita sa mga paaralan na naapektuhan ng pag-atake ng communist terrorist group nitong nakaraang buwan ng Marso. Maliban sa pakikisalamuha sa mga Masbateño sa kapiyestaan, naging sentro ng pagbisita ng opisyal na siya ring Secretary of Department of Education ang Luksuan Elementary School at Arisgado Civiliano High School sa Placer, Villa Hermosa Elementary School at Villa Hermosa National High School sa Kawayan. Pinuntahan rin ng opisyal ang Palani Integrated School sa Balod, Ginda 1 Elementary School sa Pio Corpus at Masbate National Comprehensive High School sa Masbate City. Sa kanyang pagbisita sa mga paaralan ay personal siyang nakihalubilo sa mga mag-aaral at mga guro kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon at pagbibigay paalala sa mga ito na maging maingat lalo na kapag nagkakaroon ng mga inkwentro. Pinakinggan rin ng pangalawang pangulo ang mga hinaing ng mga guro at opisyal sa kanyang pagharap sa isang dialogo. Maliban dito, nanguna rin siya sa pamamahagi ng kanyang programang pagbabago kits o mga bag na may lamang school supply sa 1,512 na mga estudyante. Kaugnay nito, labis-labis naman ang pasasalamat ng mga guro. Malaking bagay na sa buong Masbate, isa sa mga nabisita ng ating mahal na Vice Presidente at the same time the Defense Secretary, ang school, dahil naipaabot namin ang problema ng eskwelahan. Nagbigay siya ng mga kumbaga inspirational message sa mga bata na dapat magtapos ng pag-aaral dahil malaking maitutulong sa kanila kung nakapagtapos sila ng pag-aaral. Habang hindi naman naitago ng mga mag-aaral ang kanilang kasiyahan ng personal na makadaupang palad ang pangalawang pangulo. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atole, Spear News. Makalipas ang tatlong taon, kilalang Rodeo Festival muling binuksan. Ang detalye ay ihatid ni Angelica Belmonte. Makalipas ang tatlong taon, muling binuksan ang taunang Rodeo Festival sa lalawigan ng Masbate. Ang 27th Rodeo Festival ay may temang Resiliency, Reliability, and Rationality na nagsimula nitong April 9 hanggang April 16, 2023. Ang Masbate ay tinaguri ang Cattle Country of the Philippines at kinilala sa buong mundo bilang Rodeo Capital of Southeast Asia. Ito rin ay kabilang sa Professional Rodeo Cowboys Association of America. Ang Rodeo Festival ay taunang idinaraos tuwing tag-init ng mga Masbateño simula taong 1993 sa pamumuno ni Governor Emilio Espinosa Jr. para maipamalas sa buong mundo ang mayamang kultura ng Masbate, lalong-lalo na sa paghawak sa mga alagang baka at kabayo, kagaya na lamang ng paghuli at pagsakay sa mga ito. Sinimulan ito ng parada ng mga kabalyero, mayroon ding iba't ibang pagtatanghal ng mga baka. Sa mga mahilig namang mamili ay mayroon ding trade fair. Sa mga gusto man ng adventures ay mayroon ding carnival at beer plaza kung saan mag-e-enjoy ang bawat pamilya at magkakaibigan. Dahil sa mga nasabing aktibidad ay dinarayo ng mga turista ang nasabing lugar
mula pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas maging sa buong mundo. Kabilang rin sa highlights ng festival ang pinaka-inaabangan ng lahat na Rodeo National Finals na nilahukan ng iba't ibang eskwelahan at institusyon sa buong Pilipinas. Ito ay ang kompetisyon kung saan ang mga babae at lalaki ay nagdadamit malakawboy at nanghuhuli o nakikipagbuno sa mga baka. Sadyang napakayaman talaga ng kultura mayroon ang Pilipinas, lalo na sa rehiyong Bicol. Tiyak na maipagmamalaki sa buong mundo. Bumisita at i-discover ang natatagong ganda at mayamang kultura ng probinsya ng Masbate. Kapayapaan para sa lahat. Angelica Belmonte, Spear News. Mga armas at kagamitan ng CTG na nasamsam sa naitalang engkwentro sa Pilar Sursogon nasa kustudiya na ng otoridad. Ang detalye iyahatid ni Gabriel Martinez. Nasa kustudiya ngayon ng otoridad ang armas at ilang kagamitang nasamsam mula sa Communist Terrorist Group matapos na sila'y maka-engkwentro ng tropa ng 31st Infantry Battalion at Philippine National Police sa Barangay Kapiguan, Pilar Sorsogon nitong araw ng Sabado, Abril 15. Bago mangyari ang nasabing sagupaan, ay isang impormasyon ang natanggap ng otoridad sa umano'y presensya ng teroristang grupo sa nasabing lugar na nakumpirma ng tropa ng gobyerno, kaya agad silang nagsagawa ng isang operasyon. Pagdating sa lugar ay agad na nakasagupa ng tropa ng gobyerno ang nasa 10 miyembro ng CTG kung saan tumagal ng 10 minuto ang nasabing palitan ng putok. Wala namang naiulat na nasugatan o namatay sa mga sundalo't pulis habang patuloy namang bineberipika sa panig ng kalaban. Ngunit ilang kagamitan naman ang narecover sa pinangyarihan ng nasabing engkwentro. Kabilang rito ang isang M16 rifle, 19 na mga bala at isang mahabang magazine. Kaugnay nito, pinasalamatan ni Major General Adonis Bahaw, Commander ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army at Joint Task Force Bicolandia ang komunidad sa aktibong suporta sa pagsugpo ng insurhensiya sa pamamagitan ng pagpapaabot ng report ukol sa presensya ng CTG sa kanilang lugar. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. Sa ibang balita, ating alamin sa trivia ni Tito Bala. Nangangailangan din ba ng civilian employee ang military camp? Trivia ni Tito Bal! Tito Bal, nangangailangan din ba ng civilian employee ang military camp? Alam niyo ba na matagal nang mayroong civilian employee sa loob ng military camp? Taong 2005, simula nang may tatag ang 9th Infantry Spear Division Philippine Army. Nagkaroon na rin ng civilian employee sa loob ng military camp. Ayon kay Ms. Janet Balingod, Head ng Civilian Human Resource ng 9ID, ang main function ng mga civilian employee sa loob ng kampo ay magbigay ng technical, finance, and administrative support sa mga military personnel. Isa sa mga civilian employee na matagal na nagsisilbi sa loob ng kampo ay si Ms. Cecil P. Orozco, isang nurse attendant 1 sa Camp Elias Angeles Station Hospital, na nagsimula magtrabaho noong March 1, 2009. Malaki raw ang adjustment ang kanyang ginawa, lalo na mag-isa lang siya noong civilian sa SEAS. Ngunit nang tumagal, ay naramdaman niya na siya ay secure kasama ang mga sundalo. Wala namang umanong masyadong pagkakaiba ang pagsilbi ng mga civilian at mga sundalo. Ngunit mas naramdaman ni Ms. Orozco na mas kailangan siya ng mga sundalo dahil sa pagsilbi nito sa bayan. Dahil sa kanilang serbisyo, binigyan ng halaga ng pamunuan ng Philippine Army ang lahat ng human resource nitong nakaraan ika-126 na anibersaryo ng organisasyon. Sa kasulukuyan, mayroong 28 regular na civilian employee ang 9ID, habang 19 naman sa operational control na nagsisilbi ngayon sa military camp ng 9ID. At dahil sa kanilang mahalagang papel na ginagampanan, nangangailangan muli ang Philippine Army ng dagdag ng mga civilian na makakatuwang sa pagsisilbi sa bayan. Kabilang na rito ang Medical Officer 1, Dentist, Psychologist, at Physical Therapist. At para sa dagdag detalye, makipag-ugnayan lamang kay Ms. Orozco sa contact number na ito. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may alam lamang! Para sa mga susunod pang dagdag kalaman, itanong mo lang kay Tito Bal. I-type lang sa ating comment section
ang iyong katanungan at huwag kalimutan ang hashtag na Tito Bal, what now? At yan ang mga balitang aming tinutukan sa loob ng isang linggo. Dito sa Weekly Spin News Review, para sa pagkakaisa, patuloy po nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atole, Spear News. Sundalong maaasahan sa paghahatid ng mga makabuluhan at totoong mga balita. Weekly Spear News Review. Thank you for your support by watching this video. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.